At ito na yung binabanggit natin. Kung sakaling yung investment mo ay short term, yung interest nun, let's say nung deposit mo na nga, ang tax nun yung general rule, 20%. Kung sakaling namang long term, yung interest nung deposit, nung investment, let's say sa mga treasury bills, ay maaaring maging 0% or maging exempt. Ngayon, ang tanong na kasunod, gaano kahaba yung long term, gaano ka-click yung short term? Nandito dito yung table. Kung sakaling less than 3 years yung investment, the tax rate would be 20%. Kung sakali namang 3 years up to less than 4 years, the tax rate would be 12%. Kung sakali naman na 4 years up to less than 5 years, the tax rate would be 5%. At kung sakaling 5 years or more, yung haba ng investment mo, yung interest nun, will be taxed at 0%. It will be as if exempted. Okay? Kaya ganun yung rulings ng gobyerno natin para ma-encourage talaga tayo na mag-invest, na magpatulog ng pera. Hindi natin magamit yun, di ba? Kasi may epekto yun sa economics, di ba? Kung sakaling naka-invest yung pera sa kanila. Okay? Kaya nire-reward yung matatagal. Nawawala yung tax. Okay? Kaya nga kung mapapansin ninyo, let's say inalo ka ng isang insurance agent. Tapos sabi niya, okay, pag nag-invest ka po dito, makukuha mo siya pag na-retire mo after 20 years, after 45 years, di ba? Di ba nakawala ng tax yun, yung interest, makukuha mo doon ng buo, yung yields. Kasi nga, it is more than 5 years. Kaya nga kung mapapansin pa natin, di ba? Yun yung mga interest natin sa ating mga bank account. Nagkakaroon talaga siya ng tax sa 20% kasi nga monthly binibigay. Kaya again, kung sakaling ikaw ay mag-i-invest, let's say sa time deposit, diba? Sa mga treasury bills, kung matagal, nawawala ng tax. Pero kung sakaling pre-terminate mo, okay, within these years, or ganito talaga kahaba yung panahon nun, mayroon talaga siyang tax rate. Ngayon, ang concern kasi natin dito sa taxation na subject, paano mo matatandaan na yan yung mga rate? Kasi nagtuturo nga po tayo dito ng technique, diba? The answer is simple, ha? yung aking pananda. Okay? Maaari tayong magsimula dito sa taas. Ang titignan natin is itong 3 years na to. Okay? At tapos titignan natin yung salitang interest. Okay? Interest. Kung mapapansin mo, meron siyang dalawang letter E. Okay? Yung tekniko na to, maire-relate nyo, ma-appreciate nyo siya kung sakaling pinag-uusapan na natin yung allowable deductions na topic. Okay? Kasi doon may mabanggit na 33%. Okay? 33% kasi, okay, dalawa yung letter E. 33% pinaligtad. Ang ibig sabihin ay ganito po, ano? Okay, yung konsepto nun, advanced discussion po ito. Okay? Doon kasi, halimbawa, nang utang ka, tapos yung inutang mo, malamang magkaroon ng interest expense. Pwede mo siyang i-deduct. Ngayon yung inutang mo, in-invest mo. Therefore, yung inutang mo mismo, nagkaroon ng interest income na na-subject sa final tax. Let's say, dineposit mo, di ba? Or binili mo ng treasury bills, deposit substitute, something like that. So parang may problema daw, may arbitrage na magaganap. Kasi syempre, yung kinita mo ay na-subject sa final tax. Samantalang itong interest expense nun, pwede mo siyang i-deduct as a whole. Kaya kumbaga nagkakaroon ng limitation, up to 33% lamang. Naliliwanagin naman natin yun as we go along. Para ang binabanggit po natin dito yung ating technique, applicable siya sa maraming bagay. By the way, lahat po yan meron akong palanda as we move on. I-explain ko pa din, maaari nyo hindi nyo gamitin, okay, okay lang na hindi nyo pansinin itong mga ganitong discussion. Pero ako doon po sila na mas naalala, mas natandaan. Kasi yung interest ay dalawa yung letter E. Therefore, yung palanda doon ay 33%. Okay? Kaya therefore, dito, kung yung interest, magsisimula ang lahat na magkaroon ng tax, maging applicable itong 20% ay doon sa less than 3 years. Okay? Yun yung 20%. At pagkatapos, ibababa mo lang naman yan ng isa-isa eh. Di ba? Minus ka lang ng minus ng isa. Kung mapapansin mo, 3 to 4 years. Pag pinag-plus mo yan, okay? Yan ay 7. Okay? 7 yan. At pagkatapos, yung kasunod niya, yung 4 to 5 years, or actually yung exempt naman, ay lalabas ay 5. Pag pinag-plus mo yung 7 at 5, ang sagot niyan ay 12. O kung gusto mo pang tandaan, tingnan mo yung kasunod at 5. Malamang yung 3 plus 4, sa 5 idadagdag, kaya yan naging 12.
Okay? Pwede rin kasunod, 4 to 5 years, dahil alam mo nang 5 years yung kasunod, alam mo 5 years na itong, ito 5% na yung kasunod. At yung 5 years or more, yan na yung naging 0%. Okay? Ulitin ko yung ating palandahan. Okay? Kasi nga, may letter E yung interest. Hindi pa pwede yung 33, 3 lang. Okay? So yun yung applicable, yung 20%. 3 plus 4, 7, yung kasunod niya ay 5. 5 plus 7 ay 12. 4 to 5. Hindi tandaan yun yung 5. Okay, tapos 5 years or more, malamang ito na kasi yung kasunod din. Diba? So again, kung 5 years yung investment, 0% yan. Kung gusto mo maalala yung 5 years, na siya yung exempted, balikan mo yung is your relative playing Dota with strike. Diba? Ito, is. O diba, 1 at saka 5. O, diba? So therefore, yung interest ay 5 yan. O. 5 yan. O. 5 yung exempt. Makornehan po lahat yun. Tumuloy pa tayo. Tumuloy pa tayo. So again, ito po yung tamang tax rate, hindi ito, kasi this is general rule, kung sakaling less than 3 years. Okay? Ngayon, meron pang isang interest na maaaring ma-exempt. Okay? Ano yun? Kung sakaling ikaw ay resident, non-resident, non-resident citizen, or non-resident alien. Okay? Yun yung tinatawag na interest under foreign currency deposit system. By the way, ano po yan? Okay? Yan yung sitwasyon kung saan merong isang bangko sa Pilipinas na involved sa foreign currency deposits, di ba? Na kung saan yung deposit na nga ay under ng foreign currency. Okay? At kumikita ng interest. Let's say may dollar account ka. Kumikita ng interest yun. Di foreign currency yun. Di ba? At tapos yung deposit na yun ay nagiging bahagi ng national reserve ng isang bansa. Ito yung binabanggit po, ano? Kung sakaling yung deposito na yun at kumikita ng interest, yung tao, okay, na kumita ng interest ay non-resident, whether that is alien or citizen, the tax would be exempt. Okay? Exempted ang non-resident. Kasi yung idea, hindi naman kasi taga-Pilipinas yung foreign currency, taga-ibang bansa. Therefore, kung hindi residente ng Pilipinas, yung nagdeposito ng foreign currency, which is usually the case, hindi nila gagamitin ng peso kasi sila ay non-resident na nga. O, diba? So therefore, kung sakaling ganun yung nangyari, the interest, the tax would be exempted. Okay? Pero kung sakaling ang gumawa nito, nung deposito sa foreign currency deposit system, yung kumita ng interest ay resident. Whether that is resident alien or resident citizen, the tax rate would be what? 15% naman. 15% ang tax rate sa FCDS. Okay? Katulad kanina, paano natin yan maaalala? Kasi sobrang dami po ng tax rate sa taxation, kailangan mo memory lahat, kailangan mo ng pananda. Okay? Ito yung ginagawa natin na nga. Ayan. Ito yung kwento nun. Nagkaroon ako ng technique dyan, wala pa yung train law. Kung saan ang tax rate nung unang panahon ay 7.5%. Okay, bakit 7.5% yung tax rate dati? Kasi yung pananda ko doon, kung ito yung mundo, ito yung Pilipinas, malamang yung foreign currency galing sa foreign land, galing sa ibang lugar yun. At para makapunta ka sa ibang lugar, kailangan mong sumakay ng eroplano. Eroplano po yan. At mataas yun. Tapos inirelate ko siya sa Bible. Okay? In a sense na, di ba, na ang pinakang mataas daw na numero ay 7. Di ba, ikapitong araw natapos yung paglitha. Di ba, nung tinanong panganib ni Pedro si Jesus, baka ilang ulit ka po bang patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? Makapito po ba? Kasi ang ibig sabihin ng number 7 sa Bible, okay, sa theology, ay ano, sukdulan. So yung pinakamataas. So yung idea ko noon, yung pananda ko dyan, ay nalipad eh. No, diba? Pumunta ka ng foreign land, foreign currency. Diba? Nalipad eh. So therefore, 7 yung, ano, yung parang numbers. Tinanda ko lang, may 0.5. May 0.5. Diba? Kaya 7.5 yung rate dati. Ngayon, hindi na 7.5. Ano na nga ulit? 15%. Okay. Bakit? Bakit? Kasi ganito na lang po itandaan natin, ano, nadoble siya, dinoble. Okay, kailan naging applicable yung 15% na tax rate nung na-implement yung tinatawag na train law? Kasi malamang, kaya hindi na ganun kabilis o ganun kababa yung rate. Kasi hindi eroplano yung sinakyan. Anong sinakyan na?
trend ang ginamit pagpunta sa ibang bansa. Kaya kumbaga yung tagal, hindi na sa 7.5, nadoble, naging 15%. So again, bahala na po kayo kung ma-appreciate yung palandaan natin. Pero by the way, yun na po yung ating mga rulings na sa interest. Summarize ka ulit natin, 20% kung sakaling less than 3 years. Okay, kung sakaling ako ay non-resident not engaged in trade or business, 25 ka. Okay, pero generally 20%. Depende naman sa tagal, nababago yung tax rate, nagiging 12, 5, and 0, depende dito. At yung sakaling foreign currency, yung ating interest, okay? Ay ang tax rate nun, 15%. And again, hindi po kasali dito yung magpapautang, okay, yung mga 5, 6, yung mga interest sa notes receivable. Ayan. So tumuloy pa tayo. Yung po ay sakop na nun yung interest and yields. Pinaghiwalay lang natin kasi normally, yung yields are coming from investments. Okay? Dito na tayo sa next kind of passive income. We have royalties. Ano ba siya? Okay? Yun yung kabayaran mo. Kasi meron ang isang ginamit na karapatan. Let's say, meron kasing copyright, merong trademark, merong patent yung sa mga invention at kung ano-ano pa. Okay? Dahil meron nun, may intellectual property, ginamit mo. Okay? Therefore, ikaw na gumagamit, si withholding agent, okay? Kailangan mong bayaran yung taong nag-compose, yung taong naka-invento, kasi syempre kanyang property yun. Ang tanong, siya ba ay meron pang ginagawa? Yung taong nag-invento, yung taong nag-compose, yung nagsulat, maaaring wala na. Kaya sa point of view niya, ang tawag dun, passive income. Ang tamang terminology, royalties. Magbigay tayo ng isang example. Halimbawa, naggawa ako ng isang libro. Okay? Ang kakausapin ko ito si publisher. Okay? Siya na ang bahalang mag-distribute, magbenta. Basta ang punto, ako lang yung nagsulat. Ngayon, everything na may mabibenta, yung libro ang ginawa ko. Therefore, nakakatanggap ako ng something sa kanya. Anong tawag dun? Royalties. Halimbawa, mayroon akong isang invention. Okay, ngayon, patented yun. Ako lang ang pwede talaga nun. Dahil kailangan niya sa negosyo niya, ginagamit niya. Okay, dahil patuloy niyang ginagamit yun, nagkakaroon ako ng bayad. Anong tawag dun? Royalties. Nakadevelop ako ng kanta. Ako yung composer. Ginamit na team song sa isang teleserye. Babayaran ba ako dun? The answer is yes. Ang tawag dun? Royalties. Nakadevelop ako ng isang software na nag-viral. Di ba? Patuloy nilang ginagamit. Okay, therefore, babayaran pa din nila ako dun. Ang tawag dun sa ganung klase ng income, sa point of view ko ay royalty. So, therefore, royalty is really license. Okay, I'm permitting them to use my intellectual property. So again, sa point of view nung nakakompose, nung naka-invent, passive income yun. At meron siyang tax. Okay, ang sabi dito, 20%. Okay, pero kung sakaling yung royalties ay nag-a-arise because of art-related, okay? Exemption ulit, hindi 20, but rather 10 lang. Okay? Kung sakaling galing sa book, di ba? Musical composition, literary works, the passive income, I mean the tax rate, the final tax would be 10% sa royalties. Okay? So ganun yun. Tumuloy pa tayo. Prices and winnings. Mamaya natin pag-usapan yung term na yan. Okay? So, prices and winnings. Ano ba muna ang pagkakaiba ng dalawa? Prices, winnings. Di ba parang parehas lang naman? Actually, madalas pinagsasama pa nga. Okay? Kapag prices, meron kang effort. May sinalihan ka, nanalo ka. Halimbawa, nanalo ka sa beauty pageant. Di ba? Sumali ka sa singing contest. Sumali ka sa game show. Ang punto, meron kang effort. Okay? Prices yung tawag, generally, dun sa matatanggap mo. While yung winnings, yun naman yung luck. Okay, swerte lang, nabunot ka. Swerte, tumama ka. O, yun. Yun yung pagkakaiba. Pero ang punto, parehas pa rin silang passive income. Kasi hindi naman regular na mayroong pa-contest. Hindi naman regular na nananalo ka sa rapon. Okay, what's the rule? May tax yun, 20%. Okay, whether prices, whether winnings. Nga lang, mayroong mga certain exemptions. Ano po muna yung una? Kung sakali na yung prices, okay, ay 10,000 or less, it will be what? Okay? It will be subject to income tax under section 24A. Ayan. Kumbaga, ihahalo mo siya doon sa mga active income mo. Yung pinag-uusapan natin kanina, mapapasama doon sa ITR. Or doon ka sa other way, yung 8%. Okay? Yung may isa pa siyang ano,
rulings. Liliwanagin natin kung sakaling nandun na tayo. Pero ang punto natin, okay, hindi masasubject sa final tax kung sakaling yung income ay 10,000 or less sa prices. Ano pong example nun? Halimbawa, sumali ka nga sa singing contest. Okay? Pagkatapos, nanalo ka. Ang award sa top 1, sa grand champion, 8,000. Babawasan pa yun ng 20%? The answer is no. But rather, isasama mo, as you file, you do your IPR. Kung 10,000 or less. Okay? Ngayon, yung winnings, may ganun ding rulings. Specific po ano. Okay? Kung sakaling sa PCSO, doon ka nanalo. Or sa loto, okay? Or loto winnings. Kung sakaling yung mapapanalunan mo dyan, let's say yung kinikis-kis, yeah? Nagkaroon ka ng easy, ato, sa town lottery, something like that. Basta maliit yung napanalunan mo, galing sa kanila, 10,000 or less, okay? It will be what? Hindi po siya subject sa tax, but rather, they are exempted. Okay, again, yung 10,000 kapag ka prices, okay, ay subject sa tax, hindi lang sa final tax. Pero kung sakaling winnings, kung galing sa PCSO or sa loto, it will be exempted. Okay, ito yung kwento nun actually. Nung panahon namin, nung wala pa yung train law, pag nanalo ka sa loto, kahit yun ay million, walang tax yan. Exempted dati kapag panalo sa PCO. So siguro, para mas matuwa na mas maraming tumaya. Diba? At matutuwa sila kasi makukuha nila ng buo. Pero nagkaroon ng train law, binago nila yung rulings. Nagkaroon na ng tax ang winning sa loto. Nagkaroon lang sila ng kaunting modification. Lumabas na nga itong alin. Itong 10,000 na to. Okay, 10,000 exempted kung sakaling dyan galing. Kasi masyado maliit siguro. So ngayon kung lalagyan natin siya ng technique, di ba 20 at saka 10% lang? So lumalabas dito sa royalties, 10% kung sakaling arts related. Itong prices and winnings, napapansin po natin, pareha siyang 10,000. Yeah? Okay, yung isa exempt nga lang, yung isa ay subject dun sa tax, section 24A. Okay? Dito, sa prices, applicable ito sa lahat. Okay, whether RC, RA, NRC, NRA, ETV. Ito lang natin yung exemption. Ano? Lagi siyang 25%. Hindi na nababago. Okay? Well, dito sa winnings, itong 10,000 na exempt, okay, ay applicable lang dito. Ang ibig sabihin kung sakaling nag-income ka na ng 11,000, okay, 10,001, di ba? So, automatically may tax ka na. Kung sakaling ikaw ito, kasi nasabi 10,000 or less. Okay? Pero, kung sakaling ikaw ay non-resident alien, engaged in trade or business, nanalo ka sa PCS o sa loto, okay? Exempted yun, kahit magkano yung amount. Ang paniniwala namin dito, nakalimutan nung i-revise yung batas. So, ibig sabihin, ginagawa nilang taxable yung mga winnings sa PCSO. Pero, nalimutan nilang isama to. So, again and again, hanggang ngayon, ito pong NRA ETV, exempted pa rin whatever is the amount. Okay? Sa PCSO at saka sa loto. Pero again po, mabalikan natin ano, kung sakaling yung winnings mo, ay hindi naman galing sa PCSO o sa loto, okay? Kapag 10,000, automatically taxable pa rin. Less than 10,000 taxable. Kasi nililiwanag nila galing sa gobyerno, okay? Para mawala ng tax mo yung 10,000 na yan. Magdagdag pa tayo ng accounting theories patungkol sa mga to, sa prices and winnings, okay? Ibig sabihin pala, kapag sumali ka sa game show, let's say, ang sabi ng Channel 7, 1 million yung mapapanalunan. Yung mga kumukuha ka ng mga rapper, inihuhulog mo yung entry mo. Hindi mo talaga nakukuha ng buo yun, yung 1 million. But rather, binabawasan nga ng 20%. So, 800,000 lang. So, common pa dun sa mga mall. Let's say, nanalo ng sasakyan. Okay? Marami nag-aabang kung sino yung mabubunod. Kasi may mga pagkakataon yung nananalo ay walang kakayanan na bayaran yung tax. Halimbawa, yung sasakyan na napanalunan niya, 1 million or 2 million halimbawa yung value, mahirap lang siya. Nagkataon siyang nanalo sa raffle, okay? Hindi niya makiklaim yun nang hindi niya babayaran yung tax. Kasi normally, kung sino yung nanalo, siya yung magbabayaran ng tax, nila i-release, okay? So, anong nangyayari, okay? Itong nanalo na sasakyan dahil wala naman siyang pera, ibinibenta na lang sa iba. So, therefore, yung mga nag-aabang, okay, may nanalo si ganito, si ganyan, hahanapin nila, wala kang pang claim, bibiling ko na lang ng ganitong presyo, magkakasasakyan, therefore, sila sa murang halaga. So, kasi nga, hindi mabayaran yung tax. Na 20% na value nung prices and winnings. So, again, yan po yun na ano. Ayan, so, ano pa? Tumuloy pa tayo sa mga exemptions. Okay? Yung prices,
hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay taxable or I mean, hindi sa lahat ng pagkakataon subject sa final tax or subject sa Section 24A. May mga prices na pwedeng exempted. Ano po yun? Kung sakaling yung prices ay nanggaling sa religious, sa charitable, scientific, educational, artistic, literary o civic organization, binigyan ka nila ng prize, di ba, ng awards, maaaring wala po yung tax, di ba? Lalong-lalo na kung sakaling wala ka namang ginawang effort para mangyari yun. Okay, but rather, parang napili ka lang, nahirang nila, siguro maganda ang contribution mo dun sa kanilang organization or sa community, pero kung binigyan ka lang ng award. At saka wala na silang hinihingi na contribution or activity galing sa'yo, kung ano man yung ibigay nila, it will be tax-exempt. Kasi nga, siguro, giving back din sa community. Yeah? Same goes true kung sakaling ikaw ay nagko-compete sa local, okay, or international, ayan, na sports tournament, whether in the Philippines or outside of the Philippines. Okay, provided that competition is sanctioned by National Sports Association. So wala po yun. Wala pong tax yung sakaling nanalo. Alam mo, Olympics, di ba? Or yung mga ASEAN competition, di ba? Nanalo ka, okay? May mga natanggap na bigay, di ba? Dahil nga nanalo ka, nagka-award ka, okay? Walang tax yun. Pero yung laban ni Manny Pacquiao, hindi naman yun ang sanction ng National Sports Association, di ba? May tax yung mga yun. Applicable po ito, okay? Itong mga pinag-uusapan natin. Kung sakaling nangyari sa Pilipinas, automatically babawasan nila yan. Ngayon ganitong rate, di ba? 20%. Okay, ano pa? So tumuloy pa po tayo at matatapos na, okay? We have here the dividends and the share in net income. Hindi natin po natin ito sobrang lalaliman ng discussion. Basta ang pinupunta lang natin dito, okay? Ang nagbigay ay mga organization. Sa taxation kasi, whether that is a corporation or a partnership, isa lang yung pagtingin niya. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung dividends is coming from a corporation, the share in net income in the partnership or other organization is also a corporation sa point of view ng taxation, parehas lang sila. Kaya 10% kahit alin yan. 20% kung sakali namang non-resident alien that engage in trade or business, okay? Kung meron mga kakaiba dito, hindi kasali yung partnership na general professional partnership, yung binuo for the practice of profession. Ang sinasabi lang dito, okay, the partnership must be general. Yung GPP, iba yung rulings nun, okay? Wala. Hindi applicable dito, okay? Basta iba yung rulings sa kanya na pag-uusapan as we go along. Okay? So ano pa? Tatapusin na natin yung discussion sa passive income. Hindi talaga siya mahirap, okay, sa computation. Ang kailangan natin dito matutunan, maalala yung mga tax rate, yung mga rulings, depende dun sa sitwasyon. Kasi simple lang naman siya, aalamin mo yung income, imumultiply mo dun sa tax rate, therefore yun na. Aalamin mo, malay mo, kasali siya dun sa exemption, okay? At therefore, iba yung kanyang application. At isa pa, okay? Yung mga discussion ng mas malalim kung anong ibig sabihin ng royalties, ng dividends, ng kung ano-ano, maaari pang maulit yan sa ibang bahagi ng discussion natin sa taxation, lalong-lalo na kung mapinag-uusapan na natin yung klase ng incomes, yung gross incomes. Sa ngayon kasi, we are just trying to introduce ano yung passive income, ano yung final tax, at ano yung mga specific taxes sa iba't ibang klase ng passive incomes na nga, okay? Kung sakaling meron kang natutunan, maaari niyong i-like itong video na ito, di ba? Pero kung gusto mo pang may mas matutunan, pupunta na tayo sa mga active incomes, nandito na yung mga discussion patungkol doon. Maaari niyong mapanood. So yun lamang at